Hello mga ka-anime! Welcome back sa ating channel. At bago tayo mag-umpisa sa panibagong kwento, mag-i-intro muna tayo. Ang nakaraan sa Winter Tournament, nakalamang na ang Akita sa Kanagawa. At dahil ito sa magandang plano ng team ng Akita, ang plan A nila na dapat umikot ang bola sa buong kupuna ng Akita. Kaya naman, nagawa nilang malusutan ang mahigpit na depensa ng Kanagawa. At dito na nagtatapos ang Chapter 72 ng Winter Tournament. Pero isang paalala lang muna ang aking bibitawang salita para sa inyo, na ang kwentong ito ay hindi pa napapatunayan kung isa nga ba itong fanmade o di naman kaya kasama talaga ito sa kwento ng Slam Dunk. Sa kadahilanan na nabasa ko lamang ito sa isang site at wala anumang larawan na nakalagay sa mga ito. Tara, umpisahan na natin ang Chapter 73 ng Winter Tournament. Nakagawa nga ng puntos ang kupunan ng Akita at dahil ito sa pambihirang plano ni Coach Tomoto na ikinatuwa talaga ng buong manonood. Ayos! Lamang na tayo ng apat! Ang ganda ng plano ni Coach Tomoto! Nalito ang lahat ng manlalaro ng Kanagawa dahil sa pasahan ng Akita! Sa wakas, sa atin na umaayon ang larong ito. Yan ang sigaw ng mga fans na Akita. Habang si Coach Hansay naman ay napansin ang bagong laro ng Akita. Mukhang ang bagong estratehiya nila sa laro ay hindi nakapokus kay sa Akita, kundi sa kanilang buong kupunan. Maganda at maaasahan ang ganyang estratehiya. Ang talino mo talaga, Coach Tomoto. Yan ang sabi ni Coach Hansay. Tama ka nga, Coach Hansay. Ang ganda ng plan A na ginawa ni Coach Tomoto. Kung saan ay silang lahat ang gumagawa ng paraan para makapunto sa atin. Yan naman ang sabi ni Coach Tauka. Sa kabilang banda naman, hawak na ng Kanagawa ang bola at dinadala na ito ni Fujima papunta sa kanilang basket. Mga kasama, okay lang yan. Apat na puntos lang naman ang lamang nila sa atin. Ngayon, dapat tayo naman ang makakuha ng puntos sa kanila para magawa nating mabawi ang kalabangan ng Akita sa atin. Tara na mga kasama! Pumuesto na kayo at maghanda para sa pagpuntos dahil gagawin na din natin ang plan A. Yan ang sigaw ni Fujima, dagdag pa ni Sakuragi. Oo nga mga kasama, humanda na kayo dahil gagawin na din natin ang ating plan A sa Akita. Yan ang sigaw ni Sakuragi. Ano? Plan A? Pero wala naman tayong ginawang plan A ah. Mga coach, meron ba kang tinuro sa kanila na plan A? Yan ang pagtatakang tanong ni Ayako. Wala kaming tinuturong plan A sa kanila. Kaya naman, ano kaya ang sinasabi ni Fujima at Sakuragi na plan A? Huwag mong sabihin na balak nilang gayain ang plan A ng Akita. Pero hindi nila ito pwedeng gawin. Dahil alam ng Akita kung paano ito kontrahin. Dahil sa kanila ito nang galing. Yan ang sabi ni Coach Takato. Nang biglang nagsalita si Coach Hansay. Nagkakamali kayo. Dahil sa tingin ko, isang panlilin lang lamang ang mga sinabi ni Fujima. Tandaan nyo, si Fujima yan, ang lalaking magaling mag-isip at gumawa ng plano, lalong-lalo na sa panggugulang sa larong basketball. At ang sa tingin ko din, kaya sumang-ayon si Sakuragi sa plano ni Fujima dahil kinausap na ito kanina ni Fujima sa planong gagawin nila. Kaya naman, sumasakay si Sakuragi sa binabalak na plano ni Fujima para mas lalong malito ang kalaban. Yan naman ang sabi ni Coach Hansay. Sa kabilang banda naman, ang buong manlalaro ng Akita ay biglang naging seryoso. Akita, humanda kayo at higpitan nyo pa ng gusto ang depensa ninyo dahil binabalak nilang gayahin ang ating plan A. Binabalak nilang paikutin ang bola para malito din tayo. Yan ang sigaw ni Sawakita. Habang si Fujima naman ay biglang napangiti dahil ang buong Akita ay naging alerto para sa pasahan ng Kanagawa. Mga ungas pala talaga ang mga manlalaro ng Akita. Masyado silang madaling mauto. Ngayon, nahuli niya namin kayo ni Sakuragi. Yan ang sabi ni Fujima sa kanyang sarili. Sabay akmang ipapasa ang bola pa kanan papunta kay Jin. Habang si Fukatsu naman ay agad na hinarangan ang kanang bahagi ni Fujima. Nang bigla nitong inikot ang kanyang kamay pakaliwa. Sabay paso ng bola papunta sa nagkat na si Sakuragi sa 3-point lane. At nang hawak na ni Sakuragi ang bola, agad naman itong tumalon at tumira ng isang tres. Tumalon ng mahinahon at dahan-dahan bitawan ng bola. At ang pinaka-importante, maging kampante at magtiwala sa sarili. Yan ang bulong na sabi ni Sakuragi sa kanyang sarili
sabay bitaw ng bola papunta sa kanilang basket na ikinagulat talaga ng buong manlalaro sa loob ng court dahil pumasok ang tres ni Sakuragi sa kanilang basket na naging dahilan para maibaba na nila sa isa ang kalamangan ni Akita. 42-41, pabor sa Akita. Nice one, Fujima! Gumana ang ating plano! Ang talino mo talaga! Pero hindi mo yun magagawa kung wala ang henyong ito! Yan ang pagyayabang na sigaw ni Sakuragi. Habang si Fujima naman ay natulala sa ginawang tira ni Sakuragi. Totoo ba talaga ito? Si Sakuragi ba talaga ang nakikita ko ngayon? Napaka-perfecto ng talon at bitaw niya sa bola na kahit na sinong manlalaro ang makakakita sa tira na yon ay mawawala na ng pag-asa dahil siguradong papasok ito sa basket. Nakakatakot ang lalaking ito kapag natutunan niya pa ang lahat ng aspeto sa larong basketball. Pinapahanga mo talaga ako, Sakuragi. Yan ang bulong na sabi ni Fujima sa kanyang sarili. Isang tres? Tsamba ba ito? Pero hindi ko man lang makitaan ang kahit kaunting tsamba ang ginawa ni Sakuraging tira. Sobrang perpekto ng bitaw niya sa bola na halos dinaig niya pa kami ni Mitsui sa pagbitaw nito. Magaling na siya sa rebound, sa slam dunk, sa jump shot, at sa pagtakbo. Pati ba naman sa tres? Kung lahat ng yan ay meron na siya, siguradong pagdating ng panahon ay isa na siya sa mga kinakatakutan dito sa bansa. Grabe ka, Sakuragi! Yan naman ang sabi ni Jin sa kanyang sarili na talaga namang humahanga kay Sakuragi. Ang gunggong na to, may nagawa na namang perfectong tira. Yan naman ang bulong ni Rukawa sa kanyang sarili nang biglang nagsalita si Sawakita. Rukawa, mukhang may mas magaling po sa'yo sa inyong kupunan ah. Dapat bang sa kanya na lang ako magseryoso kaysa sa'yo? Yan ang pang-aasar na sabi ni Sawakita kay Rukawa. Sa kabilang banda naman, si Ayako ay biglang napatayo sa kanyang kinauupuan. Ayos! Nakapuntos tayo! Mukhang ginaganahan na naman kayo, Kanagawa! Ang uusin niyo talaga! Ipagpatuloy niyo lang yan ah! Dahil tayo ang mananalo sa laban na ito! Yan ang sigaw ni Ayako. Habang si Coach Tauka naman ay napatulala din sa tira ni Sakuragi. Coach Hansai, ang manlalaro mo na si Sakuragi ay talaga namang pinapahanga ako. Habang tumatagal ang laban nila, mas lalo siyang gumagaling. Yan ang sabi ni Coach Tauka. Tama ka nga dyan, Coach Takato. Mausi talaga itong si Sakuragi. Hindi pa marunong panghinaan ng loob. Sigurado ako na balang araw, kakatakutan si Sakuragi dito sa ating bansa, sa larangan ng basketball. Yan ang sabi ni Coach Takato. Habang si Coach Hansai naman ay tahimik lamang at nakatitig kay Sakuragi. Sakuragi, hindi mo talaga ako binibigo. Kung sakaling ito na ang huling araw ko sa mundo, hindi ko ito pagsisisihan dahil meron akong isang manlalaro na katulad mo. Isang manlalaro na kahit isang beses ay hindi nawalan ng pag-asang manalo sa laban. Kaya naman, Sakuragi, hanggat nabubuhay ako dito sa ating mundo, ituturo ko sa iyo ang lahat ng dapat mong matutunan sa larong basketball. Yan ang sabi ni Coach Hansai sa kanyang sarili. Sa kabilang banda naman, hawak na ng Akita ang bola at dinadala na ito ni Sawakita papunta sa kanilang basket habang binabantayan ito ng mahigpit ni Rukawa. Rukawa, tapos na ang laro. Ayoko na maglibang dito. Ngayon, seryoso na ako. Kaya naman, maging seryoso ka na din para naman hindi ka mapag-iwanan ng may pula ang buhok. Yan ang sabi ni Sawakita. Sabay atake ng sobrang bilis sa depensa ni Rukawa at nakalusot ito sa depensa ni Rukawa sa kanya. Mukhang magsaseryoso na talaga itong si Sawakita. Sabi ko na nga ba, hindi pa siya nagsaseryoso kanina. Yan ang sabi ni Maki sa kanyang sarili nang biglang sumigaw si Coach Takato. Sakuragi! Bantayan mo si Sawakita! Dahil alam kong ikaw lang ang may kayang makatapat sa kanya. Sige, Sakuragi! Sabayan mo yung si Sawakita! Yan ang sigaw ni Coach Takato. Habang si Sawakita naman ay agad na tumalon at akmang gagawa ng isang slam dunk. Subalit, bigla naman itong sinabayan ni Sakuragi. Hindi ka makakapunto sa akin, kalbong galing sa Amerika! Yan ang sigaw ni Sakuragi habang sinasabayan si Sawakita sa itaas. Mukhang idadrop pa si Sawakita ang bola kay Masahiro ah. Dahil libre na ito kasi sinabayan ni Sakuragi si Sawakita sa itaas. Kaya naman, maaaring si Masahiro na ang gumawa ng punto sa kanila. Delikado ka ngayon, Sakuragi! Yan ang sabi ni Kyota nang biglang nagsalita si Maki. Nagkakamali ka, Kyota. Siguradong hindi yan ipapasa ni Sawakita dahil meron itong gustong patunayan kay Sakuragi. Yan ang sabi ni Maki.
habang si Sawakita at Sakuragi naman ay patuloy lang sa pagsasabayan sa itaas. Nang biglang gumawa ng isang reverse layup itong si Sawakita, sabay dikit sa katawan ni Sakuragi. Naikinagulat talaga ni Sakuragi. Ano? Gumawa siya ng isang reverse layup? Tapos idinikit niya ang katawan niya sa akin. Patay ka na sa Sawakita. Siguradong isang offensive foul ang itatawag ng referee. Yan ang sabi ni Sakuragi sa kanyang sarili. Habang ang bola itinira ni Sawakita ay tuluyan ang pumasok sa kanilang basket. Nang biglang pumito ang referee. At dito na nagtatapos ang Chapter 73 ng Winter Tournament. Isang nakabiting katapusan na naman ang ating nasubaybayan mga ka-anime. Kaya naman, patuloy pa nating subaybayan ang mga susunod na chapter. At kung nagustuhan nyo ang ating kwento, share nyo na ito at mag-iwan na din kayo ng isang like para mas ganana kung gumawa pa ng mas maraming video. At maraming salamat nga pala sa mga hindi nag-i-skip na ating ad.